Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, mga kababay at mga karaydon sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito, ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 739 ng Ride On Ministry araw po ng Lunes, Monday, March 21, 2022. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay sumasa iyo. Upang ikaw, Panginoon, ay amin muling makapiling. Hindi lamang sa pagkakataon na ito, kundi sa araw-araw naming buhay. Pinapasalamatan ka namin, Panginoong Diyos, kami po ay inyong ginising na manwalhati, ligtas, malakas ang pangatawan. Gabayan po ninyo kami, Panginoong Diyos, ng iyong banal na Espiritu upang ikaw, Panginoon, ang maghari. Magbigay po ng kagalakan sa aming mga puso, pangunawa, at kakayanan upang may sa buhay namin, Panginoong Diyos, mga nais mo na ipapasamin. Tulutan niyo Panginoong Diyos ng inyong pagkasi maging ang magandang internet at signal upang tuloy-tuloy magdalawin ang gawain. Inialay po namin ito, Panginoon, at anumang sagabal at adlang sa gawain namin ay aming itinataboy sa banal na pangalan ng Kristo. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ang daing iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Sabay-sabay po tayo na awitin ito. Diyos, dinggin ang daing iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, dinggin sa iyo'y tayo po ay dumako sa ating pagtalakay sa napakahalagang ating pong tutunghayan, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Na kung saan ay tayo po ay papalaot na sa 2 Corinthians. At pinapasalamatan po natin ang Panginoong Diyos sapagkat natapos natin na maluwalhati ang buong 16 chapters ng 1 Corinthians na isinulat ni Apostol Pablo. Ngayon, ang ating pong pagkukulan ng pansin dito sapagkat napakahalaga na atin pong matunghayan ng ilang mga background
Bago tayo magpapasimula sa series natin, bukas, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. And of course, we acknowledge sa materials natin pong ginagamit, the King James Version, Magandang Balita, Biblia, Salin, Full Life Study Bible Version, and some available readings, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, itong 2 Corinthians, kung sino yung sumulat ng 1 Corinthians, ay siya rin na sumulat nito. Walang iba kundi si Apostol Pablo. Na ang pinaka-tema ditong buong sulat na ito ni Paul, sapagkat ito po ay binubuo po ng 13 chapters, mga kapatid sa Panginoon, na ang pinaka-tema nito, mga karaydon sa Panginoong Diyos, ay glory through suffering. Kalwalhatian sa pamagitan ng mga paghihirap. Ngayon, maliwanag na sinasabi ng ating resource na material na ito ay isinulat na Apostol Pablo. Mga kapatid sa Panginoon, ay AD 55 or 56 after the death of Jesus Christ, mga kapatid sa ating Panginoon. Ngayon, ilang mga background dito na napakahalaga na ating pong matunghayan. Excuse me po. Na kung saan ay isinulat na Apostol Pablo itong 2 Corinthians. Mismo para sa iglesia sa Corinto. Nakatulad ng kanyang sulat din sa kanyang first epistle to the Corinthians. At gayon din sa mga manmataya sa ating Panginoong Hesukristo. Throughout Achaia. At yan ay masumpungan natin kung babasahin mismo natin yung pinakaunang verse ng 2 Corinthians chapter 1. Na kung saan ay mismo si Apostol Pablo ay kanyang dalawang beses na binanggit ang kanyang mismong pangalan dito. Isa na nabanggit doon sa verse 1 ng 2 Corinthians chapter 1 at gayon din ng verse 1 ng chapter 10. Pero yan ay atin pong madadaanan yan sa ating mga pagsisiris. Ngayon na bilang siya ang siyang kinasangkapan ng Diyos na nagtatag ng Iglesia sa Corinto. Sa panahon ng kanyang ikalawang missionary journey, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Ang Apostol Pablo at gayon din ang kapatiran sa Iglesia doon na kung saan ay
di man naroroon na si Apostol Pablo. Pero lagi na kung saan ay meron silang patuloy na ugnayan. Lalo digit nang dahil sa mga problema na nangyayari mismo sa iglesia na iyon. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, diba kung nung natalagay natin ang pinaka-introduction ng siniris natin na kanyang unang sulat sa Iglesia sa Corinto. Ngayon ang mga pagkakasunod-sunod nitong ugnayan na ito between the Apostle Paul and the church in Corinth. At gayon din na mismo ang pinaka-setting ng pagkakasulat dito. Itong ikalawang kanyang sulat sa kanila. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, dahil sa ating pagsasaliksik, napakatapos ng ilang mga paunang pakikipag-ugnayan ni Paul sa kanila at gayon din ang kapatiran kay Paul at gayon din sa pamagitan ng panulat. Siyempre, kakaiba nun. Hindi katulad sa ngayon na type mo lang, click mo, ay nandun na yung contacts, nandun yan yung communication, pero noon ay sa pamagitan ng mga balita, sa pamagitan ng sulat. Sa pagitan ni Apostol Pablo at gayon din ng Iglesia sa Corinto. Well, yan ay ating masumpungan, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Kung muli natin basahin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 11 at gayon din chapter 5 verse 9 at gayon din ang chapter 7 verse 1, mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. Ngayon nga ho, binabalikan natin yung first na episode niya na itong si Apostol Pablo ay sinulat niya ang 1 Corinthians nung siya ay naroroon sa Ephesus. At yan ay panahon ng spring, 55 or 56 after the death of Jesus Christ. Ngayon ang sumunod, sa pagkakasunod ng mga pangyayari, mga karaydon sa Panginoong Diyos, na itong si Apostle Pablo ay nagkaroon ng paglalakbay across Aegean Sea patungo sa Corinto, mga kapatid sa Panginoong Diyos, upang sa ganun ay harapin ng mga iba-ibang mga problema o issues sa iglesia na kung saan ay ipinaparating sa kanya. At nitong pagdalaw ni Apostol Pablo, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan na ito po ay very painful one na karanasan, mga kapatid sa Panginoong Diyos, para kay Apostol Pablo at gayon sa kapatiran doon mismo sa Corinto. Well, mga kapatid sa Panginoong Diyos, kung muli na natin na ribisitahin at basahin.
ang nakaraang siniris natin between 1 Corinthians and 2 Corinthians na ngayon ay atin pong pinapasimulan na tinatalakay. In particular, on 2 Corinthians chapter 2, verses 1 to 2, mga kapatid sa ating Panginoon. Ngayon, pagkatapos ang ditong painful na pagdalaw ni Pablo, mga kapatid sa Panginoong Diyos, na wala man na siya doon sa Corinto, pero patuloy na kung saan ay nakakarating sa kanya ang mga ulat, kahit siya ay nandun na sa Ephesus, mga kapatid sa Panginoong Diyos, na kung saan nga di umano na antagonis, na kung saan ay patuloy na inaatake itong si Apostol Pablo kahit wala na siya doon sa Corinto. At gayon din ang kanyang apostolikong kapangyarihan at awtoridad bilang apostol ng Panginoon. Doon mismo sa kapatiran sa Corinto, mga kapatid sa Panginoon. Sa pag-asa, mga kapatid sa Diyos, na sa patuloy na pangihimok ni Apostol Pablo sa mga kapatid, hindi man lahat sa iglesia sa Corinto, upang sa ganon na itong si Pablo ay kalabanin at takihin at gayon din na kung saan ay i-reject siya mismo. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay konteksto ng iglesia. Kung babasahin natin ang mga nakalipas na kasaysayan ng iglesia, well, hindi lamang sa panahon ni Apostol Pablo nitong mga nangyayari, mga kapatid sa Panginoong Diyos. So, nandun ang grupo ng mga antagonis, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Bagaman na sila ay minoridad sa konteksto ng kapatiran sa iglesia, pero meron silang influence na nagagawa. Ngayon, bilang tugon ni Apostol Pablo sa mga kaganapan na ito na nakakarating sa kanya, na kung saan ay isinulat ni Apostol Pablo ang 2 Corinthians, noong nandun siya sa Macedonia, na ito ay panahon naman ng fall, AD 55 or 56, after the death of Jesus Christ, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, sa konting panahon, pagkatapos ng mga ito, makaraydon sa Panginoong Diyos, itong si Apostol Pablo ay lumakbay patungo sa Corinto. Muli siyang lumakbay patungo sa Corinto. Well, yan ay maaari natin basahin ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 13 verse 1, panguling chapter yan. At yan ay ating pong dadaanan sa ating mga pagsisiris. Na kung saan, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang Apostol Pablo ay nanatili roon sa loob ng tatlong
buwan. Well, kung maalala niyo na ating pong napag-aralan niyan nung siniris natin ang The Book of Acts. Particular doon sa Acts chapter 20, verses 13, verse 1, 2, 3, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, itong 1 Corinthians and 2 Corinthians, ito ho ay mas una na inaisulat kaysa yung Book of Romans. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, dumako naman tayo. Ano ba yung purpose, layunin ng isinulat ni Apostol Pablo na 2 Corinthians? Ngayon, isinulat niya itong kanyang epistle na ito, na kung saan ito po ay mismo na kanyang in-address. Saan sa tatlong kategorya ng mga tao doon sa kapatiran sa Corinto mismo ayon sa ating pagsasaliksik, mga kapatid sa Panginoon. Unang-una, isinulat niya ito upang sa kanon ay makapagpaabot ng encouragement. At gayon din upang sa ganon ay masettle ang karamihan doon sa Corinto mismo na kung saan ay nananatiling tapat kay Apostol Pablo bilang apostol ng Panginoon. Siya bilang kanilang espiritual na ama. Well, yan ang unang layunin nito. Pangalawa na layunin. Sinulat niya itong 2 Corinthians upang sa ganon ay mahamon. At gayon din upang sa ganon ay ma-expose ang mga bulaang mga apostol sa panahon na iyon, mga false apostles na lumalaban at tumatanggi kay Apostol Pablo. Na sila mismo ay personal na kung saan ay nagsasalita laban kay Paul. Yes, umaasa na kung saan ay hindi pansinin at hindi sundin ng kanyang autoridad bilang apostol at bilang tinawag, pinili, itinalagay at sinugo ng Panginoon na makapagpapatuloy sa apostolic ministry. And even distorting the message of the Apostle Paul, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, pangatlo na layunin ng pagkakasulat dito ayon sa ating pananaliksik. Sinulat din niya itong 2 Corinthians in order to reprimand, mga kapatid sa Diyos, the minority in the church at Corinth, na kung saan ay sila ay nai-impluensyahan ng mga lumalaban kay Apostol Pablo
O katunggali ni Apostol Pablo, na kung saan ay lumalaban sa kanyang autoridad, at gayon din na hindi tanggap ang mismong mga ginagawa ni Apostol Pablo na pagtutuwid sa kanila. Kaya nga ho, dito sa 2 Corinthians, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, matibay ang paninindigan ng Apostol Pablo. Patuloy na kung saan ay kanyang ina-affirm, pinagtitibay mismo ang kanyang integridad. At gayon din ang kanyang apostolikong autoridad in relation na mismo sa kanila bilang kapatiran na bilang iglesia na kung saan ay siya ay kinasangkapan ng Panginoon upang matatag ang iglesia mismo sa Corinto. Gayon din na kung saan sa aklat na ito ay nilinaw din na Apostol Pablo ang kanyang mga motibo, kaalinsabay ang kanyang babala sa mga laban sa kanya, sa mga nagre-rebelde. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga ho, ang kanyang isinulat na 2 Corinthians, ito ho ay nagsisilbi upang sa ganun ay ihanda ang iglesia as a whole, mga kapatid sa Panginoong Diyos, for His impending visit, para sa kanyang nalalapit na pagdalaw sa kanila mismo. Well, yun ang payak na siyang layunin ng sulat na ito, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, tingnan natin yung, kumbaga sa isang libro, babasa kayo ng isang libro, ganong kakapal, at gagawa ka ng survey, papaliitin mo. Well, ang pinaka-survey nitong 2 Corinthians, mga kapatid sa Panginoon Diyos na kung saan ayon sa ating pag-aaral, ay meron itong tatlong main divisions. Mga pangunahin na division, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Una, sa mga unang chapters 1 to 7, pinasimulan ni Apostol Pablo ang kanyang sulat sa pamagitan ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pamagitan ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos, bakit? Sa patuloy na kung saan na inibinibigay ng Panginoon na comfort sa kanya mismo in the midst of suffering, hindi para sa kanyang sarili o sino paman, kundi for the gospel. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ngayon sa kabilang dako ay nandoon ang kanyang commendation, mga karayon sa Panginoong Diyos, sa iglesia o kapatiran sa Corinto. Sa larangan po, mga kapatid sa Panginoong Diyos, for disciplining.
ng ano, a chief offender. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, at gayon din na kung saan ay pinagtanggol ang integridad ng di umano na kung saan ay pagbabago ng kanyang plano ng paglalakbay, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Di ba iyan ay ating pong natalagay din nung dinanan natin ng kanyang unang sulat sa Korinto. Ngayon, in chapters 3, verses 1 to chapter 6, verse 10, na kung saan na dito ay ibinahagi ni Apostol Pablo that most extensive insight, pinakamalawak na kabatiran saan in the New Testament sa tunay na karakter ng alin ng Kristiyanong ministeryo, mga kapatid sa Panginoong Diyos. Na kung saan na dito ay ang Apostol Pablo ay gayon na lamang na binigyan niya ng talagang diin. Ang alin, ang kahalagahan ng buhay na kung saan ay nakahiwalay na di umano sa sanglibutan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yan ay matutunghayan natin kapag nandun tayo sa chapter 6, verses 11 to verse 1 ng chapter 7, mga kapatid sa Panginoon. Gayon din na kung saan ay inihayag ni Apostol Pablo ang kanyang kagalakan. Na ano? In learning from Titus, son of the repentance ng marami doon sa iglesia sa Korinto, na kung saan ay sila ay dati na nagrebelde laban sa autoridad ni Apostol Pablo. Well, yan ay atin pong masisiris yan kapag tayo ay nandun sa chapter 7 ng 2 Corinthians. Pangalawa na bahagi ng survey ng 2 Corinthians. Sa chapter 8 and 9, dito ay nagbigay si Apostol Pablo ng mga payo sa kapatiran sa Korinto upang sa ganon ay kanila naman na mapantayan o kaya kanila naman na kung saan ay magawa ng ano, ang mataos puso na Kristiyanong pamumuhay na bukas ang palad sa pagkakaloob, at ang ginamit niya dito ay ang mga Macedonians, ang kapatiran doon sa Macedonia, sa pagkakaloob ng mga kaloob bilang tulong at makaragdag doon sa kanyang ginawa na fundraising para sa mga mahihirap doon mismo sa Jerusalem, sa Judea.
Biling ang Macedonia ay binabahagi ni Apostol Pablo sa Church sa Corinto ng iglesyang ito. Sila po ay mapagkaloob. Bukas ang kanilang palan sa pagkakawang gawa. And as a church in Corinth, they must emulate. At yun ay nagsisilbing challenge na Apostol Pablo sa kanila mismo bilang isang iglesia amidst of their diversified situation on so many issues na kung saan ay sila po ay nahahampas. At pangatlo, mga kapatid, sa Panginoon dito sa survey sa 1st, 2nd Corinthians na sulat na Apostol Pablo, na kung saan, mga kapatid, sa Panginoon, itong epistles na ito, na kung saan ay pagdating doon sa chapters 10 to 13, medyo nag-iba ang tono nito. Mga kapatid, sa Panginoon Diyos, na kung saan sa Apostol Pablo dito ay kanyang marubdob na dinipensahan ang kanyang gampanin bilang apostol ng Panginoon, ang kanyang apostolic ministry, ang kanyang apostolic authority, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, by setting forth, mga kapatid, sa Panginoon, ang kanyang calling. Na ang kanyang pagkakatawag. Siya nga naman na kung saan ay tinawag, pinili, tinalaga, sinugo ng ating Panginoon as one of His apostles and missionary of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, hindi lamang yon, kundi maging mismo ang kanyang kwalifikasyon. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, at kasama na rin ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan at gayon din sa marami pang kanyang sumunod na pinagdaanan bilang isang tunay na apostol ng Panginoon. Kaya nga ho, sa pamagitan nito, ang Apostol Pablo, mga kapatid sa Diyos, ay inaasahan niya na kung saan ang kapatiran sa Corinto ay kanilang ma-discern ang alin ang mga umaakto sa Corinto na kung saan ay nagsisilbing false na apostles, mga bulaang apostoles. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, na kung saan yung kanyang pag-asa na kanilang ma-discern, mawari at makilala. Baka sakali, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sila'y ma-spare, maligtas sa anumang pagdidisiplina na mangyayari sa kanila pagdating ng panahon na kung saan ay naroroon muli si Apostol Pablo sa kanila sa kaniyang pagbisit. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dito ay we nakasan ni Apostol Pablo ang kanyang panulat sa 2 Corinthians with the only Trinitarian na benediction
Mga kapatid sa Diyos, in the New Testament, kung basahin ninyo ang pinakahuli na bersikulo ng last chapter ng 2 Corinthians, chapter 13. Well, mga kapatid sa Panginoon, iyan ang payak na survey nitong pangalawang sulat na apostol base doon sa ating ni-research. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, how about some special features? Mga tampok na kung saan mga natatanging na binigyan ng pansin na dito, mga kapatid sa Panginoon, sa ikalawang sulat. Na kung saan ayon sa ating nabasa, that four major features or emphasis na siyang nagkakarakterize mismo nitong ikalawang sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Unang-una na inilatan, it is the most autobiographical of Paul's epistles. Yes, patungkol sa kanyang personal mismo na talambuhay. Na kung saan ay marami dito, mga kapatid sa Diyos, na mga nalatag niya na mga personal na references. Na kung saan ay kanyang inilatag. With transparent humility. Yes, bukas na kanyang kababaang loob. Kasama din ng kanyang apology, paghingi ng tawad. At babaybay natin yan kung ano ito pagdating natin sa ating pagsisiris. And that includes, mga karayon sa pong Diyos, even embarrassment. Out of necessity. Nabis sa ating Panginoon Diyos. Kung meron man na kung saan na nangyayari na embarrassment dito, mga kahihiyan, mga kapatid sa Panginoon Diyos, ayan ay out of pangangailangan. Because of this situation, dyan mismo sa kapatiran sa Korinto. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, ano pa ang special feature nitong ikalawang sulat na Apostol Pablo? Sinasabi, it surpasses all other Pauline epistles. Mga kapatid sa Panginoon Diyos, there are 13 epistles of the Apostle Paul dyan sa New Testament. Na kung saan ayon sa pag-aaral dito sa ikalawang sulat, na kung saan ay nalagpasan pa ang lahat ng mga kabahagi ng Pauline epistles mismo na Apostle Pablo. Sa ano? In revealing yung pagsisiwalat mismo ng intensity, yung tindi, yung sidhi, at gayon din yung lalim. Nang ano? Nang pag-ibig ni Apostol Pablo at gayon din ng kanyang malasakit sa kanyang mga nagsisilbi na kanyang mga espiritual na mga anak. Kaya gayon na lamang yung pag-ibig niya. Gayon na lamang yung kanyang malasakit na ibinubuhos. Pangatlo,
Na espesyal na feature nito, mga kapatid, sa Panginoon, sinasabi ng ating narisir, it contains the most developed theology in the New Testament. Ito raw ay naglalaman ng alagaman na napakaunlad na teolohiya. Sa bagong tipan, sa anong larangan? Una, about the Christian suffering. Mga paghihirap ng mga mananampalataya sa Panginoon. Well, yan ay ating pamadaanan sa ating pag-i-series kapag tayo nandun sa chapter 1, verses 3 to 11, at gayon din chapter 4, verses 7 to 18, chapter 6, verses 3 to 10, and even chapter 11, verses 23 to 30, and chapter 12, verses 1 to 10. Gayon din, hindi lamang about a Christian na suffering, kundi gayon din ay about a Christian na giving. Ang pagkakaloob na Christian, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At yan ay ating pong matutunghayan kapag tayo ay nandun sa chapters 8 and 9. At pang-apat, mga kapatid, sa Panginoon. Dito sa pinaka-special na features ng second letter o epistle ng Apostle Pablo sa Iglesia sa Corinto. Merong mahalaga dito na kung saan ay mga key na mga terms. Mahahalagang termino na atin pong madadaanan. Katulad ng ano? Weakness, kahinaan. Katulad po ng grief, kalungkutan. Katulad po ng tears, luha. Katulad ng perils, mga panganib. Katulad ng tribulation, kapigatian, at gayon din ang suffering, paghihirap, at gayon din ang comfort, kaginawaan, pati na ang boasting, nagyayabang, pati na ang truth, katotohanan, gayon din ministry, ministeryo, at ang glory, kalwalatian. Na kung saan, mga kapatid, sa Panginoon ay nag-underscore ang mga ito. Mga kapatid, sa Panginoon Diyos, ang unique character mismo ng 2 Corinthians. The unique character of 2 Corinthians, ang kakaibang character mismo ng kanyang ikalawang sulat. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, nagsisilbi nga na kung saan ay salong guhitan ng kakaibang character ng 2 Corinthians na sinulat ng Apostle Pablo. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, tapos na po ang 2 Corinthians. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, at bukas, magpapasimula na tayo sa ating pag-i-series. At doon mismo, at least dalawang session sa chapter 1. Ang una na tatalakayin po natin, verses 1 to 11, chapter 1. Na ang ating topic ay the God of all comfort, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. The God of all comfort. Hindi ba napakahalaga yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Sino makapagbibigay ng comfort sa atin? Sino ang makapagbibigay sa atin ng kaibsanan sa anumang mga pinagdadaanan, katulad ng mga di natin mapantayan,
na pinagdaanan mismo na Apostol Pablo. On his first, second, and third the missionary journeys. Kung ating kukumpara sa pinagdaanan natin ay bayo ang kanyang pinagdaanan. Gayon din ang ating Panginoon sa Kristo at iba pang mga disciples. Pino muna tayo. Who will take care of us? Amidst of all of this diversified situation, in the midst of weakness, perils, in the midst of grief, tears, tribulation, suffering, in the midst of comfort, boasting, and even the midst of truth and ministry and glory, with that transparent humility like Paul, with apologetic heart, and with awesome love and concern for the children of the Lord Jesus Christ. Hallelujah and praise the Lord. I like that song as being requested by Pastora Leonora Dato from Dubai. Hindi ko alam kung ano yung main reason bakit ni-request niya itong awit na ito. Kung saan ang awit na ito inawit daw ng pastor na nanguna sa sermon at gayon din sa panalangin kagabi sa Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ang pastor Arnold Castillo ng United Methodist Church, nakadistino dyan sa bandang barangay Bibiklat ng Aliaga, Nueva Ecija. Ang pamagat ng awit na ito ay God Will Take Care of You, na kung saan ay way back 1904 na ito po ay sinulat ni Sibilia D. Martin at nilapatan naman ng musika the following year, 1905, by W. Stillman Martin. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, you may join me in singing this hymn. If you have two cell phones, just type it sa Google. Lalabas itong God Will Take Care of You. Kung meron naman kang imnaryo, wala doon sa mga maliit na imnaryo natin na tinanap ko yung medyo makapal-kapal na yes, himnal at doon ay ating pong nakita. Care of you through day
days of toil, when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fears your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. God will take care of you. Ooh. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you. Through every day or all the way, He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you. Every day or all the way, He will take care of you. God will take care of you. Amen sa ating Panginoon. At kung inyo pong gugunam-gunamin ang bawat salita, katitikan ng komposisyon at awit na yan, tayo po ay mapapaklaim at makadideclare sa Panginoong Diyos that the Lord, our God Almighty, indeed will continue taking of care sa bawat isa sa ating mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, to summarize that Him, mga kapatid sa Panginoon, what an awesome love, what an awesome concern, mga kapatid sa Panginoon Diyos, and even faith, trust, and obedience in the Lord Jesus Christ. Sino ba naman ang ating patuloy na maasahan sa araw-araw na makapag-iingat sa atin? Siya na ating matalik na kaibigan. Siyang nakababatid ng lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa paunang mga natalagay namin, Panginoong Diyos. Bilang pinaka-background, with its purpose, the survey being indicated
and even some special features, O Lord Jesus Christ. Nang ikalawang sulat na Apostol Pablo. Thank you so much, Father God. And enough for us, O Lord Jesus Christ, to enter into a long study series on the second episodes of the Apostle Paul to the Corinthians. And we hope, O Lord Jesus Christ, that we can dwell, study, and understand all of this, O Lord Jesus Christ, through the guidance of your Holy Spirit and even the wisdom and knowledge and understanding that you will provide for. So be with us, O Lord Jesus Christ, even as we thank everything, O Lord Jesus Christ, na inyo pong patuloy na ginagawa at pinaparanas sa amin sa araw-araw. Salamat po sa bagong umaga, sa bagong lakas, sa bagong opportunity, sa bagong paglilingkod. Nang dahil sa iyo, Panginoong Diyos, na lalo kaming lumalakas, lalo kami na-inspire, at lalo kami na kung saan ang ahawagan sa iyo, na ikaw nga, Panginoon, ang siyang patuloy na gagabay, mangangalaga, mag-iingat, magpro-protect, magliligtas sa amin, at gayon din na kami pa, Panginoong Diyos, sa inyo pong kakasangkapan. Sa napakalawak na hamon at gawain inyo pong ipinagagawa sa amin. Nang lahat ng mga yan, magagawa namin. Because you are with us. Hindi kami nag-iisa. Ikaw, Panginoon, ang siyang kapilas namin. At kami, Panginoon, ay bilang magkakaugnay-ugnay. Upang maging matagumpay ang gawain. Sa tanging pangalan mo sa Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoong Diyos. Ngayon ay ating pong badi ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday nila. Kahapon ay ating pong pinaparating ang ating pagbati, birthday niya kahapon. Ang kapatid na Mercy Parchamento Yumol, yes, asawa ng ating kapatid na Ruela Yumol, diyan sa bandang Maribelas, Bataan. At welcome to the fold of a senior citizen, sapagkat 60 years na siya. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang kapatid na Mercy Parchamento Yumol sa kanyang 60th birthday, Panginoon, kahapon. What a joyful gathering of the family. A prayer moment, a fellowship bonding with thanksgiving and rededication unto you, O Lord Jesus Christ. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang kapatid na Mercy. Kanyang bubunuin na buhay, haharapin na mga hamon at paglingkod. Marami pa, Panginoong Diyos, na darating na kanyang birthday. Na lalo kanyang malaman, masumpungan at maranasan ng gayon na lamang, Panginoon. Dulutan mo siya lagi, Panginoon, ng kagalakan. Dulutan mo siya lagi, Panginoon Diyos, ng ibayong kalakasan, maayos na kalusugan at matibay na pangatawan. And even the ministry and work na kanyang ginagawa, pagpalain niyo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga hanap buhay, pati na, Panginoon, ng buong pamilya ng Yumol. Ang kanilang anak na Diakonesa, pagpalain mo, ang kanyang ministry, si Diana, gayon din ang mga iba pang mga anak, kung may manugang at kung meron silang mga apo, pati na, Panginoong Diyos, ang kanyang minamahal na asawa,
Ziruel, sa Yumel, sa kanyang ministry to the overseas Filipino workers. At gayon din, Panginoon Diyos, na isa rin siya na nominado sa kanilang party list, Panginoon, para sa OFW. O, Panginoon, ay mapagalooban siya at ang kanyang mga kasama, Panginoon Diyos, ng panunungkunan sa Kongreso upang sa ganun ay ang party list na ito sa gitna ng pakaraming mga party list, O Diyos, ay makatulong sa aming mga kababayan, Panginoon. Yes, sa Lord that Jesus Christ, maging sa mga iba pa na kung saan ay birthday rin nila, ang kapatid na Yoni Tangonan dito sa bandang yes Pasay City. Ito naman ay anak ng aking kapatid na sumusunod sa akin. At gayon din si Beng Manawis ng Binalonan, Pangasinan. Joy Manawis ng Alaminos, Pangasinan. Risa Garcia ng Santiago City, Isabela. Marites Ekdao ng Rojas City. Reverend Samuel Dungalen ng United Methodist Church, Silang, Cavite. Lahat sila, Panginoon, ay birthday nila sa araw na ito. Pero hindi lamang sila, marami pa, Panginoon, sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas. Gaya din, Panginoon, sa iba-ibang mga bansa, kasama na, Panginoon, ang mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. May you be with them, O Lord Jesus Christ, as they celebrate their momentous birthday today. With the fullness of your encouragement, that gladness and joyfulness that they will experience from you, with a glowing sense of a thanksgiving and rededication, O Lord, that Jesus Christ, that will contribute the fulfillment of their life, O Lord, Jesus Christ, from here on onward. Bless them all, bless the family they belong, their work, the ministry and leadership of the pastor, at gayon din, Panginoon, pagpalain niyo ang kanilang mga kinabukasan. Gayon din, gawaran mo sila, Panginoon Diyos, ng good health and wellness. Samahan niyo sila, Panginoon, na magtagumpay sa iba't ibang larangan. Marami pa, Panginoon, darating na kanilang birthday. At sa mga sanggol na isinilang, Panginoon Diyos, bless niyo sila sa araw-araw upang sila, Panginoon, ay maging mabubuting mamayan sa darating na panahon at gayon din na magiging matapat na mananampalataya sa iyo, na makatatapos pa ng pag-aaral at magiging maganda pa ang kanilang kinabukasan, Panginoon. Yes, sa Lord Jesus Christ, ikaw po, Panginoon, laging sumusubaybay sa kanila sa araw-araw at sa tuwit-tuwina. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon, at gayon ay ating pong awitan silang lahat. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos ama na lubang baawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal, inihiling na may pagpalain mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at laging, laging payapang buhay mong angkin, lumawig na
iwang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami amat sa pag-ibig mong walang kaparan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay ang pagpalain sa tuwi-tuwi na lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. At gayon din sila ng mga sanggol ng silinang sa araw na ito. Pulihin natin ang pangitsin natin ang kanyang mga pamilya. Pulihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, tayo po ay dumago sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. Magaray doon sa Panginoong Diyos. Yaong ating pong ipinalangin kahapon ng kapatid na Edmond Romano ng Perth, Maligaya Methodist Church na na-hospital sa lung center ICU nang dahil sa pneumonia, bukol sa bagat, utak, at meron pa siyang ulcer. Ay siya po ay sumakabilang buhay na at nasa piling na ng banal na Panginoon. At aming Ama at aming Diyos, amin pong ipinapanalangin at ipinaparating Panginoong Diyos ang aming pag-isang damdamin at panalangin sa buong birit family ng mga Romano. Diyan sa bandang Caloocan City, Metro Manila, particular ang Perth, Maligaya Methodist Church. Patuloy, Panginoon, na inyo pong igawan sa kanila ang iyong mairugin, mapag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 p
kalulutan ng kagalakan, ng kalakasan at gayon din ng pag-asang kanilang mayayak. That this earthly life, its ending is not the end, but a beginning of a new life in the Lord Jesus Christ. And thank you so much, O Lord Jesus Christ, for your promise of resurrection and everlasting life. Lord Jesus, inyo pong ipagkaloob ang kailangan na blessing ng buong pamilya Romano. Thank you so much, Lord Jesus, sa naging buhay ng kapatid na yumaong Edwin Romano, Panginoon. Edmond Romano. At umasa kami, Panginoong Diyos, na ang kanyang legacy ng buhay at paglilingkod, it will indeed translate into inspiration and challenge and enlightenment, especially to the family he belong and even to the church at lahat pa ng kanyang nakadaupang palad in the community or wherever, O Lord Jesus Christ, and that we and commit the entirety of his body, spirit, and soul unto your hands, O Lord Jesus Christ, for your continuing
reign and care over him. And even to entrust also, O Lord Jesus Christ, his family on earth. Gayun din, Panginoon, ng buong pamilya ng Laos na sa gabi-gabi na kanilang pagsamba, pagpapasalamat sa Diyos na nagaganap, Panginoon, simula kagabi dyan sa church by the highway ng City of Bacoora, Cavite, Panginoon. Na kung saan ay magaganap, Panginoon, ng libing sa araw ng Thursday. Pangunahan niyo, Panginoong Diyos, ang mga gabi-gabi ng mga pagtitipon that will it become an avenue of spiritual reawakening. Spiritual strengthening, O Lord Jesus Christ, may your embracing love and grace be continued, be felt by the very family Laos. Your comfort, your love, your peace, your grace, your hope, O Lord Jesus Christ, even the blessing that you can extend to them, O Lord Jesus Christ. And we continue, O Lord, that Jesus to entrust Sister Glorified Cathy unto thy hands in your heavenly realm, O Lord, that Jesus Christ. Not only her, kundi lahat pa ng mga yumao sa daigdig na ito, Panginoon Diyos. Sa anumang mga sitwasyon na kanilang dinaanan or reasons of their death. And the family developing, O Lord Jesus Christ, and the hope, the assurance of salvation, O Lord Jesus, be embraced and accepted, O Lord, by all of them. Huwaming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat sa bawat buhay na pahiram mo sa bawat isa sa amin. Bagaman napakarami po, Panginoon, na kung saan ay panubok, paghihirap na dinadaan. Pero salamat, Panginoon, naririyan ka na siyang nangunguna sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa na nagigibahagi sa gawain na ito. At sa lahat pa, Panginoon, na manunood, kilala man namin hindi. Saan man sila naroroon, Panginoon Diyos, sa mundong ito. May you continue, O Lord Jesus Christ, to use this ministry, including all other ministries happening within the church, in the community, in the internet. Pagpalain niyo, Panginoon, lahat po ng mga nangunguna na sa lahat, Panginoon, ng mga viewers, ang kinakasangkapan mo, Panginoon, at gayunin bawat isa, O Diyos, na merong pagpapahalaga sa pakikinig ng iyong salita sa pananalangin, pagpapalakasan, pangungumustahan, at iba pa na makatutulong sa amin, Panginoon. Katulad ng mga anak mong ito, patuloy po na inyong pagpalain lahat sila, lalo pa na maging maningas ang kanilang pananampalataya, marubdob ang kanilang paglilingkod. Nataglay nila, Panginoong Diyos, ang kagalakan sa kanilang mga puso, katapatan sa pananampalataya at kanilang dedikasyon, Panginoon. At gayon din, napatuloy din nagawaran sila, Panginoong Diyos, ng good health and wellness at katagumpayan sa lahat po ng larangan. And to thee, O Heavenly Father, we entrust our beloved Republic of the Philippines. As we face this historic upcoming May 9, 2022 national election,
We need, O Lord, your guidance, your divine intervention upon each one of us, especially, O Lord, Jesus Christ. Sa Comelec, the commissioners at lahat, Panginoon, ng gaganap ng proseso ng halalan. From the national down to the local, O Lord, Jesus Christ, we pray, O God, para po sa isang malaya. Malinis, maayos, karapat-dapat, makatarungan na halalan. Nawala po sana, Panginoon, mangyayari na dayaan, pananabutahi, kaguluhan, at wala din po, Panginoon, mangyayari na brown out o black out, Panginoon. Pumili po kayo, Panginoong Diyos, na mga karapat-dapat na merong pagmamahal sa bansa, nang iniisip para sa bansa at gayon din sa lahat ng mamamayan. Hindi sa ano pamang pang-personal na hangarin. Sino man, Panginoon, ang ilulupdup niyo mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa mga munisipalidad, lungsod, probinsya, at maging sa larangan ng legislatura. Sa presidency, Panginoong Diyos, marapatin niyo, Panginoon, na mga karapat dapat maluk. Panginoong Diyos, kapayapaan sa buong mundong ito, lalo na, Panginoon, sa Ukraine, sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, nang matigil na ang digmaan. Na sila, Panginoon, ay makasumpong ng solusyon upang matapos ng gera na ito. Nang maghilom ang mga sugat, magkaroon na ng pagkakasundo-sundo. Kagalingan sa mga nasaktan na ospital, kaliwan sa lahat ng mga naulila nang dahil sila'y namatay dahil sa gera na ito, Panginoon, na wala namang magandang kapupuntahan. Ma-restore, Panginoong Diyos, ang mga nasira. Lalo, Panginoong Diyos, ma-restore ang damdamin, emosyon, isipan ng mga mamamayan at liderato na kung saan ay nakaranas, Panginoon, ng traumatic na karanasan. Mangusap po kay Panginoon sa presidente ng Russia, may tigil na itong gera. Gayon din sa pagitan ng Iran at Iraq. At maging sa iba pa na kung saan ay meron mga napipinto na sa pamagitan ng anumang di pagkaunawaan ay magkaroon ng sigalutan at digmaan. We continue, O Lord, to pray for peace, love, and reconciliation. Lalo, Panginoon, na nasa panahon kami ng pandemic, na ipinapanalangin na ang Panginoong Diyos for the complete flattening of the curve of this pandemic in every place. And the ending of this pandemic, O Lord, the Jesus Christ, for us to live a life to a new state of life, O Lord, Jesus Christ, na wala na pong banta. Pagpalaan niyo, Panginoon, ng bawat isa na kung saan ay affected ng ikatan. Trabaho para sa mga naganap ng trabaho, nawala ng trabaho. Muling umangat ang negosyo sa mga nalugi. Magpanibukas sa negosyo ang mga nagsara. Pagpalain, Panginoon, maging ang mga magpapasimula ng negosyo.
At gayon din, Panginoon, ang economy ng bawat bansa, Panginoon, to arise again, O Lord, the Jesus Christ. Pagpalain, Panginoon, bawat bansa sa iba't ibang larangan. Pangunahan, Panginoon, ang mga namumuno mula sa pinakamataas hanggang sa pakiramdamang posisyon at sa iba-ibang mga branches of the government, agencies, departments, O Lord, Jesus Christ, sa lahat ng kawani, mga empleyado at mga employers, mga kapatid sa Panginoon Diyos, pagpalain niyo lahat, Panginoon. Pati na, Panginoon, ang larangan po ng religious sector, ang iglesia, ang mga magagawa, mga kaanib, pagpalain niyo lahat, Panginoon. Pati ng larangan ng akadim, Lord Jesus, mga kaguruan, mga estudyante, mga magulang nagpapaaral, mga pamunuan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, mga overseas Filipino workers at maging ang mga nasa hanay ng agrikultura. Yes, umaasa kami, Panginoon Diyos, na lahat ay patuloy na iyong proteksyonan at pagpalain sa lahat ng panahon. Huwaming ama at aming Diyos, para po sa kagalingan ng lahat po ng total cases ng pandemic saan man dako, Panginoon. Tulungan mo, Panginoong Diyos, at kasangkapanin na mahusay ang lahat ng mga pagamutan at gayon din ng mga establishmento na mayroong kinalaman sa medical, Panginoong Diyos, at sa lahat po ng mga medical frontliners at iba pang mga frontliners sa iba pang mga larangan, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, kahilingan po namin ang kanilang kagalingan nang sila'y makarecover, Panginoon, at mapagpala sila. Gayun din, Panginoon, ang mga kapatid namin na kung saan ay kabahagi ng aming panalangin araw-araw. Ang kapatid na Ellen Ballesteros na sa Kabanatuan na Isabela, isang pastor na heart attack, na sa pagamutan. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Pastora Baby Bulgado ng Caloocan City, Metro Manila, sa kanyang pinagdadaanan po na katarak. Eupemia Fajardo na nasa Tagong Hospital sa Mindanao, Panginoong Diyos. Na kung saan ay di ba kausap at gayun din, na kung saan ay siya'y kumakain sa pamagitan ng tube. Gayon din, Panginoon, na kapatid na Rustico Apolinar ng Hermosa Bataan. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, Panginoon, pangkalusugan. Gayon din, Panginoon, na kapatid na Sherman Baldwin. Para magnormal ang kanyang blood sugar, Demetria Abuesa, na merong breast cancer stage 3B. Jane Lumacan sa kanyang heart disease, na mag-negative pa sa cancer ng kanyang breast mass. Belen Restissimo Ligan para sa kanyang total healing. Gayun din, Panginoon, na kapatid na Ramon na Celeste ng Dalmasaninya City, Cavite, sa baras, sa kanyang ugat, sa puso. Gayun din, Panginoon, na kapatid na Elizabeth de la Cruz Nalias, para sa kanyang recovery at kagalingan. Rene Langit Goyano na diabetic. David Perry, upang sa ganun, Panginoong Diyos, mag-normalize din ang kanyang blood sugar at makarecover siya ng tuluyan sa kanyang pagka-stroke at gayon din na siya ay makalagad pa na maayos. Maging kapatid na Rose Perry sa kanyang intestinal obstruction, na sana hindi na siya maoperahan. Gayon din, o Ama at ang Diyos, ang kapatid na Mediamba, Illinois, sa kanyang stage 1 na cancer ng kanyang white breast. Billy Patterson ng Georgia, USA, para sa kanyang recovery and healing. Joy Roquel Reyes na nasa breast cancer.
Gayun yung kapatid na Monching Cabrito Roland ng London sa kaniyang kalagayan po pancreatic. Reverend Alicia Sausen ng Mindanao, Plaridel. Upang sa ganun Panginoon ay mag-normalize ang kaniyang sugar level at gayunin ang kaniyang blood pressure. Connie Bulgado ng Caloocan City, Metro Manila sa kaniyang paparating na operation. Nanay Ribelina Makatugaw para sa kaniyang recovery and healing. Billy Riparda sa kaniyang diabetic. Diyan sa bandang Samat Isabela. Amelita Celesta ng Talim Island upang mag-normalize din ang kalagay ng kanyang blood sugar at gayon din ang kanyang cholesterol. Nasa iba pang mga kanyang mga iniind. Nanay Celia Gaddy at kapatid Marisel Gaddy Tantengo ng Hermosa Bataan para sa kanilang kalusugan. O aming Ama at aming Diyos, gayon din po ang kapatid na Leti Lacandazo ng Marilao, Bulacan. Sa kalagayin po ng kanyang sugin, Reverend Dr. Marvin Salayo de Leon ng San Luis, Pampanga, na merong diabetic retinopathy ng kanyang left eye at may problema din sa kanyang eyesight. Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, na nagda-dialysis na nangangailangan din ang kagalingan, Panginoon Diyos, pati ng katagumpayan ng kanilang balakin pag-uwi sa Pilipinas. Pastor Adelia Agustin Valenzuela ng Qatar, na nangangailangan din ang kagalingan at restoration sa kanyang pinagdadaanan po, Panginoon, ng mga chemotherapy at iba pa. Corazon Navarro and Mary Navarro ng Sito Balanga, Bataan, para din sa kanilang therapy at kagalingan mula sa kanilang pinagdadaanan po na karamdaman. Ganoon ang kapatid na Apol Luis Andre Dato na may sumasama na protina sa kanyang ihi para din sa kanyang kagalingan. Pastorin nyo na Dato ang cataract ng kanyang right eye nang ito ay matanggal. Gayon din, Panginoon na kapatid na Levi de Coling Osalia ng Quezon Isabel tungkol sa kanyang kidney. Samuel Graciano Corpus Reyes sa kanyang darating pa na second and third operations. Gayon din, Panginoon na kapatid na Richard Sanchez Rapanan Senior ng Nueva Ecija upang mapalakas pa siya para sa kanyang operation at gayon din ang kanyang kagalingan. Gayon din ang kanyang kapatid na Mirna Sanchez Raparandacanay ng Sydney, Australia sa kanyang severe diabetes at sa lahat ng epekto nito sa kanyang katawan. Evangelist Jesus Annalisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan sa kanyang brain tumor operation. Na ibabalik ang kanyang skull, kagalingan din para sa kanya. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Ann Navarro na sana mag-normalize din ang kanyang sugar level at gayon din ang katagumpayan ng kanyang operation sa kanyang shoulder tendon na naputol. Teresita de Guzman, Panginoon ng Hermosa Bataan para din sa kanyang operation. O aming Ama at aming Diyos, lahat ng mga kapatid na ito na nasa iba't ibang konteksto ng kanilang health condition, O Lord Jesus Christ, merong ooperahan, merong kailangan mag-normalize, merong mga nasa kanser at iba-ibang mga sitwasyon, Panginoong Diyos, at naniniwala kami, Panginoon, that you can do something for the better good sa bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos, and that we claim and we declare, O Lord Jesus Christ, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, restoration upon restoration, good health and wellness upon good health and wellness,
and even for spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision para po sa bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos. And please, O Lord Jesus Christ, through Your Holy Spirit, release all of them, O God. Pagpalain, Panginoon, pamilya na kanilang kinabibilangan, ang kanilang livelihood, ang kanilang faith at spiritual na pamumuhay nang lalo pang magtumibay, lumago, Panginoong Diyos. At natutugunan pa lahat ng kanilang mga pangailangan. Panginoon, hindi lamang po ang mga nabanggit na mga pangalan, kundi lahat po ng merong karamdaman saan man silang naroroon, Panginoong Diyos. Lord Jesus, please minister to all of them. At kumasangkapan kayo, Panginoong Diyos, ng mga tao at gayon din ng mga institusyon, lalo ng mga churches, mga manggagawa at mga laiko, Panginoon, na hindi nagsasawa na mananalangin sumasangguni sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya hindi, Panginoon, ang paparating na panganak ng anak ng kapatid na Imelda Apostol dyan sa bandang di nalupihan batan, sapagat mazelan siyang mga anak. Gayun ni kapatid na Joy Magat Garcia sa kanyang panganak din sa ating namayo, marapati niyo, Panginoon, ang dalawang mag-ina na ito, Panginoong Diyos. I-bless you ang kanilang kalusugan, pangatuman, pati na ang sanggol na nasa kinang sinapupunan, ang tagumpay, Panginoon, ng paparating na panganak ng dalawang kapatid na ito ng mga magulang. Bless mo, Panginoon, ng kani-kanilang pamilya, matugunan din ang kanilang mga pangailangan at gayon din, Panginoon, na maging matagumpay at maging bright ang future ng mga sanggol na ito na isisilang. At sa lahat pa ng mga sanggol na isisilang, ng mga hindi naming kaano-ano at di naming kakilala, Panginoong Diyos, wherever they are, sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, Panginoon, all of them we entrust unto Thee. Gayon din, Panginoon, ng kapatid na Lord San Miralles Sumayang at Adrian Sumayang, Panginoon ng Quezon City, na nagsusumamo sa inyo, Panginoon, na sila po'y mabiyayaan ng supling, marapatin niyo, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mag-asawa. Gawin niyo, Panginoong Diyos, na sila po ay fertile. At biyayaan sila, Panginoon, na magiging supling na kanilang mamahalin, na kanilang aalagaan, na kanilang pagkakalooban ng magandang kinabukasan. Kayo pong masusunod, Panginoon, kung iyan na isang sanggol, dalawa, tatlo o higit pa, kayo pong masusunod, Panginoon. We entrust, O Lord Jesus Christ, the plight of Romel and Joy Bulgedo to the Philippines. Marapatin niyo, Panginoon. Lalo na, Panginoon, na mag-normalize ang blood pressure ni Joy Bulgado, Panginoon. Bless the whole family. Be with us, O Lord Jesus Christ, for the whole day. Sa aming haharapin na buhay, sa aming haharapin, Panginoon, na mga pananagutan, umaasa kami, Panginoong Diyos, na kami po ay inyo pong ipagtagumpay. Gayun ni Panginoon sa aming harapin na buong magdamag muli at sa panibagong araw. Sa tanging pangalan ng Jesucristo, lahat ng ito ay amin pong hinihiling. Sa matamis na pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Ngayon tanggapin natin ang siksikliglig. Umaapaw na pagkapala ng Diyos, Ama, ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo. Gayon din ang dinagmamali, walang patid na pagkikipisan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. So, umaatin lagi mula ngayon at pagpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Well, kumusta kayo mga karay doon sa Panginoon?
Diyos ang buhay, kumusta ang inyong mga papilya, ang inyong mga work, ang inyong mga ministeryo. Right in Ministry ay nagpapasalamat sa inyong ginintuang presence, sa inyong ginintuang buhay, salamat sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page, sa pag-share sa bawat episode ng Right on Ministry. Right on Ministry is telling us every day, God bless and protect us all always. Through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care to God. Be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon. Ngayon natin puntunghayan ang mga comments sa inyo pong ipinating sa pila ng Rydon Ministry. Mga ka-Rydon sa Panginoon. Hallelujah. Yes. How are you, my dear Adigonisa Rutomigos? Mayong adlaw sa tanang dagang salamat dyan sa bandang Magoong Ginatad Methodist Church, Bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. God bless you all, Tumigos family, and even your ministry and your leadership that you're doing every day in the church and in the society. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Lito, Ma'am Jean, Lola Biaya, Karaydon Ministry family, and everyone watching. Thank you very much. Likewise, we debut you po ng prayer. Gayun po lang sa kapatid na Federico Villegas Cruz Sr. Yes, ng Balanga City, Abraham. God bless Villegas Cruz family. At ang comment, pagpalang buhay sa ating lahat. Thank you very much. Gayun din sa inyo lahat dyan. We debut you po ng puso. At merong tagdalawang stars, gayon din po na sa ating kapatid na di ko nisulat tumikos. At it comment, please include me in your prayers. Yes po. For God's wisdom, anointing, and protection, as I continue to share God's words to others, thank you for praying, Bishop. Welcome, God bless. Thank you likewise. We lay with you ng prayer. Lord, that Jesus Christ, look upon Deaconess Ruth Tomikus in her day-to-day life and pursuit of ministry and leadership that she's doing every day, especially, O Lord Jesus Christ, that she needs, O Lord, your wisdom and anointing and protection. Please, O Lord Jesus Christ, i-provide po ninyo sa kanya. Upang sa ganun, Panginoon, ay magamit niya ito sa kanyang pamahayag ng salita ng Panginoon at gayon din sa larangan ng paglilingkod, including your continuing blessing to her family and to the church na kung saan ay kanyang unahan. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. How are you, my dear Annalisa Tomas? Diyan sa bandang Maryland, USA, kumusta ang buhay diyan? Kumusta ang mga Pilipinos diyan? Kumusta ang buong pamilya? God bless, yes, Tomas family. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good day po, Bishop and family, and all to all, Karaydon Ministry, to God be all the glory. Amen and amen, O Lord. Bilay mo din ang prayer. Prayer. Maraming salamat do din at good day sa inyo lang dyan. Ingat kayo dyan at God bless you all. Gayun din mo lang sa ating kapatid na Josie Rose, Evangelista Salaben ng Maria Aurora. God bless, Evangelista Salaben family. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Good morning, God bless us all po. We remind you po ng puso at prayer. Thank you very much. Likewise, gayun din mo lang sa ating kapatid na Governor V at yes, Vilma Domingo ng Pansol, di naman Quezon City, Metro Manila. Kumusta ka na at kumusta si Senator Amy Marcos na katabi mo dyan sa picture mo sa Facebook? At gayon din yung kanyang anak na si sino ba yung anak niya? Yes. Puri ang Panginoon. At God bless Domingo family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang kanyang comment. Magandang umaga ng Lunes sa ating lahat. Po sa Rydon Ministry po, pakisama niyo po sa panalangin si Rose Bert Hayag Pascual po, second interview niya po ngayon sa Google, yes, google.com. The PP bilang IT po, yes, Bishop, salamat po. Welcome, God bless Bishop, thank you, amen at amen po sa Panginoong Diyos. Magandang umaga din sa inyo lahat dyan.
O aming ama, daming Diyos, aming pong pinapanalangin, kapatid na Rosebert Hayag Pascual, upang kanyang malagpasan may pagtagumpay, Panginoong Diyos, sa gabay mo at tulong sa kanyang Ginoon ng kanyang second interview, O Lord, that Jesus Christ, sa pamagitan ng app na ito, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoong Diyos, mapairugan siya ng pagkakataon upang siya, Panginoon, ay matanggap sa naghihintay na trabaho para sa kanya, Panginoong Diyos. I-bless mo, Panginoon, si Rosebert at gayon din ang buong pamilya ng Pascual at gayon din, Panginoon, ang requester. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay mag-amen at sa Panginoon. Yan, shout out kay kapatid na Rosebert Hayag Pascual. Palapakan naman natin siya. Hallelujah. Howdy, my dear. Betty Jean Rosalia Berzos sa Ilagan City sa Bea. Kumusta kay Jean Rosalia Berzos sa family? God bless. Ang kanyang comment. Good morning po, Bishop Lito, Ate Jean, Lulabia at mga karayon sa Panginoon. God bless us all. Thank you very much. Sagyama na po. Ang bagal daw yung amin dito, Cagayan Valley. Yes, God bless you all. Yes, gaya naman sa ating kapatid na Teresita Herman ng Baguio City, Binggat Province, Region 1, Luzon. God bless Herman family. Ang kanyang comment, happy morning Monday, Bishop and family, to all Karaydon Ministry, keep safe. God bless us all. Whatever you ng puso prayer, puso prayer, puso prayer. Yes, thank you, likewise. Kaya din ang kanyang added comment, amen at amen sa Panginoon. Whatever you po ng prayer, prayer, prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. How are you, my dear educator, Jocelyn Makatugal Baklig, dyan sa bandang City Balanga, Bataan, at gayon din dyan sa bandang Barika Kupkabi ng Maribel sa Bataan. Nang adyes sa Living Water Medicine Church na destino ng kanyang mahal na asawa, Reverend Alex Bakling. God bless Bakling family and even your dominacy and leadership that you're doing every day. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, mabiyayang umaga ng Lunes, Bishop and family. God bless your ministry po. Patuloy nawa kayong gamitin ni Lord sa platform na to, spreading a good news. Hallelujah. Thank you very much. Mabing umaga. God bless you all din dyan. At patuloy kayong kasagapanin din ng Panginoon ng kanyang added comment. God bless us all, Karaydon Ministry. Ibigay din ang prayer at puso. Thank you very much. Likewise. Gayun din mo lang sa ating kapatid na pastoran nyo na dato ng Dubai. Sa mga Pilipinos yan, kumusta kayo dyan sa batang? Bulwark, Prensi Prayer Brigade, laban sa COVID-19, tumanas 7 ng gabi. God bless dato, pamilya, and even your ministry and leadership. Hallelujah! Praise the Lord! At gayon din ang kanyang apostolic ministry. Puri na Panginoon at ang kanyang comment, blessed and beautiful Monday morning po. Thank you very much. Likewise, gayon ang kanyang added comment. Salamat po sa Panginoon sa panibagong linggo natin pong tatahakin. Blessed morning po, Bishop. Ati Gina Lolabia at sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon, a million thanks at the Lord that Jesus Christ, hallelujah. Gayun din lang sa ating kapatid na, how are you my dear sister Mirna Sanchez Rapanandaganay, Sina Australia? Kumusta kayo dyan mga Pilipinos at gayun din lang yung mga kapitbahay, kumusta na yung garden, kumusta kayo lahat dyan? Kumusta na pati kalusugan, yes, God bless Rapanandaganay family. Yes, ang kanyang comment, watching with my family. Palapakan naman natin kanyang buong pamilya. Puri ng Panginoon. Yes, pwede din ang puso, puso, puso. Gayon din mula sa ating kapatid Melita Celestra ng Talim Island, Binangon Rizal with Pastor, yes, James Van Jaime Celestra, ang pastor natin dyan. God bless Celestra family at gayon din ang ministeryo na ginagampanan dyan ang kanyang comment. Good morning po sa mga ka-ride on ng ministry. Salamat po sa Panginoon. Tayo'y nakakapinig ng Ride On Ministry at God bless you all. Thank you very much. Good morning din with emoji ng prayer, puso prayer. Gayon din ang kanyang added comment na emoji po ng kwadrado kulay itim, pero meron lumalabas, sumusulpot na kung saan ay lumalabas na ganun at merong glory. Yes, glory to God in the highest. Purihin ang Panginoon, mayang adlaw, sa tanan, dagang salamat. Yes, kapatid na Achi, Marianita Pondon, ng Cebu City, Cebu, Abisayas, ng Hulward Prince Prayer Brigade, laban sa COVID-19. God bless Pondon family and the ministry that you're doing. At gayon din ang iyong medical work at gayon din ang iyong singing ministry sa Facebook. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin.
kanyang comment. Amen. Hallelujah. Shalom. Palapakan natin na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayun din na sa kapatid na Al Agustin. Ang Sito Balanga, Bataan. God bless Agustin family. Ang kanyang comment ay very creative melody. Yes. Meron nakasulat na blessing. Yes. More blessings to come sa bawat isa atin. Purihin natin ang Panginoon everyday. Kaya di mo lang sa ating kapatid Melita Celestina, added comments, si Yahweh ang Diyos na walang katulad, siya lamang ang Diyos nating kalasan. Yes. Ready to prayer, crucial prayer, at gayon din ang kanyang added comment. Yes. Agila nakatingin doon. May tatlong star at pero nakasulat na victory. Yes. Victory in Jesus Christ. Gayon din ang kanyang... Gayun din ang kanyang added emoji, malaking mukha, yes, ang buhok niya, ganon, at nakaganon na malakas, talaga naman. Palapakan natin, thumbs up, pulihin natin ang Panginoon, gayun din na sa kapatid na Chi, added comment, praying for Stephanie Rizario Chia, having lupus symptoms, Pastor, masiguro Pastor Tano, Pastor Oliver Ochoa with the prostate and hyperacidity, praying for total healing and healing wellness and recovery in Jesus' name, amen and amen. Binebuji ng prayer, yes, purihin ka Panginoon. Aming pinagtatagubilin, Panginoong Diyos, ang dalawang kapatid na ito na nasa magkaibang kalagayan, Panginoon, ng kanilang kalusugan, iniinda. And that we claim, O Lord, that Jesus Christ, even as we agree and claim and declare, O Lord, that Jesus Christ, the prayer of Sister Archie, for the complete healing, recovery, restoration, good health and wellness for Stephanie Rizario Chia and also Pastor Oliver Ochia. In the mighty name of Jesus, please release to each one of them, O God, including your manifold continuing blessings spiritually and financially, O Lord Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Shout out sa ating kapatid na Stephanie Rizario Choa at gayon din ang Pastor Oliver Ochia. Yes, purihin natin ang Panginoon. Ochia. At gayon din, muna sa ating kapatid na Melita Celeste added comment. Bishop, opo, meron po ba kayong paggawa sa bahay ninyo po at meron pong pokpok ng pokpok? Yes, with emoji po ng puso, yes. Yung mismong nasa right side namin o left side kapag nakaharap sa bahay ay nagpapagawa po ng dalawang palapag na mayroong roof deck at nasa panahon na ng finishing ng lahat ng may kinalaman sa kanilang structure. Minsan may naglalagari, mayroong nagpupukpok, at minsan mayroong nagpipito. Gumaganon, minsan mayroong umaawit. At purihin natin ang Panginoon Diyos. Hindi naman natin sila mapatigil sapagkat yan ay karapatan nila. Yes. At ituring nila lang natin na kung saan ay accompaniment yung mga iba-ibang klase ng mga tunog. Hallelujah! God bless you ng mga laborers yan. At matapos ng mawalhati at maganda ang ginagawa na istruktura na kapitbahay, purihin natin ang Panginoon. Ang mga magagawa diyan ay binabalak ko nga na sila po ay mabigyan natin ng tag-iisang Bible. Yes. Hallelujah at praise the Lord. Gayun din ba sa kapatid na Augustine? Yes. Emoji po ng butterfly. Purihin ang Panginoon. Gayun din ang kanyang added comment. Monday and God and bless morning po Bishop Tijin and Lola Biyaya. Thank you very much likewise.
Winemoji po ng bulaklak na kulay malabnaw na pink na gumamel at gayon din ang puso at gayon din mukha ng tao. Yes, puri na po. Hindi mula sa kapatid na Melita Celesta, nagpupukpuk po Bishop, yes. At gayon din winemoji ng mukha. Ganon, at gayon din ang mukha, puri ng Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Melita Celesta, added comment, prayer, yes. Merong mga star, may star at merong nakasulat na blessed, blessed as humans. And same, mag-blessed panalangin, purihin natin ang Panginoon. And same, purihin natin ang Panginoon. Billy Repalda ng San Roque, San Mati Isabela, God bless Repalda family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise sa kanyang comment. Amen. God bless. Yes, God bless din. Yes. Kaya di mo lang sa tagapatid, ang Milita Celesta, added comment. Sa dapit umaga, ang tinig ko ay dinggin ang katugunan mo sa aking pagdaing. Pagsikat ng araw, aking hihintayin. Prayer puso at prayer palapakan naman natin ang Panginoon. Yes, okay. Hindi mo lang sa kapatid na pastoral nyo na dato. Added comment, tagal ko na po kasi di narinig ang magandang kantang Yambisya. Maraming po salamat po sa inyong pag-awit. Well, gang ganda po ng lyrics. Palapakan natin ang Panginoon. God will take care of you. Yes, God will take care of us all. Puri ng Panginoon. Gaya din mo na sa kapatid na Chi. Did the energy comment? Yes, beautiful lady na nakatamas ang dalawang kamay at gaya din akong saan nakangiti. At bilang nanalangin na ganito. Yes, puri ng Panginoon. At gaya din akong saan ay nakaganap. Masaya-masaya at maray mga puso. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Gaya din na kanyang added comment. Yes, Lord, for take care of me. Palapakan natin. Prayer, bulaklak ng sunflower, bulaklak ng bumela, at gayon ng talbos ng malunggay. Prayer, yes, bulaklak ng bumela, sunflower at talbos ng malunggay. Palapakan natin ang Panginoon, gayon din ang magandang lady. Yes, na nakaganoon na kung saan ay panatag at merong rainbow sa kanyang likod na background at gayon din meron nakasulat na we love that. Na may puso, palapakan natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang added energy. Na kung saan nakaganoon na meron pong malaking word chan, yan nakasalita na kung saan dyan, wow, at meron mga tumatalsik, wow, purihin natin ang Panginoon, yes, hallelujah, at praise the Lord, yes, purihin ang Panginoon, gayon din, ang kanyang added comment, yes, nakatagali, nakaganoon, yes, hi, yes, hi, hello, hi, at gayon din, biglang lumundag, yes, purihin ang Panginoon, nakataas ang kanyang dalawang kamay na kung saan nakaganoon, at meron na nagsasalita sa malakas, yes, at meron na tumulos, exclamation point, purihin ang Panginoon, at gayon din, na kung saan ay biglang tumaas ang kanyang dalawang kamay, at meron nakasulad dyan, at thanks, purihin natin ang Panginoon, at gayon tumatalsik mga stars, purihin natin ang Panginoon, hallelujah, at praise the Lord, yes. Added comment mo lang sa kapatid na pastoral nyo na dato. Yes, thank you Lord. Nobody can take care of me more than you do. Yes. Through thick and thin, you always took care of me no matter what. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Ready mo lang sa kapatid na ati. Added comment, thank you Lord for the care. Love you Lord. Binibuji po ng iba-ibang klase ng mukha. Yes, mukha, may puso, mukha na kanga, may star na violet, mukha ng tao na kanga, may puso, kulay red, at gayon mukha ng tao, may star na kulay violet. Yes, mukha ng tao, may puso, mukha ng tao na kanga nga, may puso, palapakan natin ang pangalan. Gayon din po nasa kapatid na Melita Celeste na added comment, Bishop, opo, pakiawit po ninyo ito ni Ma'am Jean. Page 144, Majesty, salamat po. Inemoji po ng prayer. Yes, hanapin natin ang Majesty, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, at praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon. Alam mo ba kung sino ang sumulat itong Majesty? Ayon sa Imnaryo, ang sumulat nitong maikling song ay walang iba kundi si Jaka Hayford. Sinulat niya noong 1981 na background. At gayon din na siya din po ang siyang naglapat ng musika same year. At gayon din na kung saan ito po ay inarrange ni Eugene Thomas same year. Sumabay ka, kapatid na Melita, sa pag-awit na ito.
majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His sent and grace. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Lalakpakan natin ang Panginoon Majesty. Hallelujah! Praise the Lord! Amen sa Panginoon. Ayon din mga sakrapatid na Diyos, si Rose, Evangelista, Solibin, added comment, amen at amen. God will take care. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. Likewise, wherever you ng prayer, puso prayer, puso prayer. Gayon din mga sakrapatid na educator at Diyos, Limakatugal, Baklig, added comment, God will take care of you. Amen at amen. Wherever you ng prayer, 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 para pagan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayun din mula sa kapatid na Anchi, added comment, rest in peace to Mama Katilaus and condolence to the family. God give His loving arms to comfort all the family of Mom Kathy in Jesus' name. Amen at amen. Binibuji ng mukha ng tao, napayapa, mukha ng tao, may puso na lumalabas, may puso, may puso. Yes, at gayon din ng panalangin, talbos ng malunggay sunflower at gumamaya na. Yes, pinaparating po natin ang ating mga panalangin, pagigisang dumdamin sa buong pamilya ng mga Laos. Yes, at sana po'y makapunta tayo dyan sa bandang Church Berry Highway. At gayon din ang kanyang added comment, kapatid na Chi, praying for a peaceful election and may the deserving, capable, responsible, God-loving, God-fearing with great dedication for the Philippine countrymen. Amen at amen. Yes, binibadyo po ng prayer, 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 prayer. Yes, sama-sama natin yung panalangin niya, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Gayon din ang kanyang added comment, praying for peace, love, and unity, touch the strongest leaders in the whole nations, especially the Russia and Ukraine. May the love and fear of God may reign over their hearts in Jesus' name. Amen. Binibuji ng peace, bulaklak ng gumamela, at gayon din ng prayer peace. Yes, bulaklak ng sunflower, prayer peace, talbos ng malunggay. Bulaklak ng sunflower, prayer gumamela, purihin natin ang Panginoon. Yes, kailangan po natin ay panalangin yan. Peace, love, sa buong mundong ito, lalo ng mga nangunguna, kalinsabay ang pagpapahalaga sa unity. Gaya din mo lang sa kapatid Olivia Pobre Bueno ng Kabangyan na Sambales. God bless Bueno family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise ang kanyang comment. Amen. Yerebuji po ng prayer. At gayon din mula sa kapatid na Achi, added comment, Bishop, opo, salamat po. Magaling na daw si Rose Perry. Hindi na siya naoperahan. Nawala yung obstruction at normally she can eat well. Yes, difficult. Huh? Yes, well, thank you Lord for the answer.
Love you, Lord. Yes. Palapakan natin ang Panginoon. We thank and we praise the Lord that Jesus Christ for this wonderful answer from Him. Puri ng Panginoon at patuloy na kung saan ay magaling na at okay na ang ating kapatid na Rose Perrin. Yes, binibu din ang prayer. Prayer, puso, at gayon mo ka ng tao, nakanga, may puso mo ka ng tao. At gayon mo ka ng tao, nakanga, may puso mo ka ng tao. Yes, purihin natin ang Panginoon. Amen, ita celestia, ABG comment, puso na malaki, hawak na magandang dilag, at pero lumalabas ang mga puso maliliit. At gayon din po, manakpak daw tayo, sabi ng kanyang ABG na palakpat. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din ng isang mangkok na iba-ibang mga prutas. May apple, avocado, merong orange, at gayon din ng grapes, peras, at gayon din akong saan ay background na puso, kulay pink, at meron din maliit na kulay red na puso, at nakasulat, love you all. Yes, salamat, love you all. Sana all, love you all. Puri ng Panginoon. Gayun din ang kanyang added comment. Hallelujah. Binibigyan niyo po ng prayer. At gayun din ang kanyang added comment. Praise God po. Amen. Binibigyan niyo po ng prayer. Puso prayer. At gayun din ang kanyang added comment. Thanks po Bishop and Ma'am Jean sa pag-awit ng Majesty. And God bless you all. Binibigyan niyo po ng prayer. Puso prayer. Yes, welcome. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments sa inyo pong iparating sa bilang ng Wild Ministry. Purihan natin Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantala na nagpapaalam po sa Balayasin mula episode 739 tungo sa maraming episode natin po harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 9 umaga, samantalang araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Yes, thank you so much Lord Jesus. Holy Spirit, at gayon din ang Diyos Amang, nag-iisang Diyos na hayag sa tatlong persona, ang mga angels ng Panginoon, at gayon din ang kalangitan ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, kingdom favor, kingdom blessing, and kingdom peace, kingdom justice to all of us. Sa araw-araw at sa pipina, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. May we enjoy the food being prepared in our respective table, lunchtime, sa iba breakfast, at gayon din sa iba dinner. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At gayon na kung saan nire-recognize natin mga kapatid natin, kung saan di ba nakapag-comment, pero sila po kasama natin sa ating gawain, kapatid na Nelda, Nunan dyan sa batang USA, God bless Nunan family, purihan ang Panginoon, gayon din ang kapatid na Tita Carson Navarro, ng Sito Balang Batang, God bless Navarro family, purihin natin ang Panginoon, at gayon ang kapatid na Brother Ernest Arcangel Felix dyan sa batang USA, God bless Felix family, purihin natin ang ating Panginoon, at gayon din ang kapatid na, yes, Manang Makarinya, Karitero Raon, dyan sa bandang Anda, Pangasinan. God bless Karitero Raon family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon niya kapatid, Minerva de la Cruz, dyan sa bandang Calaca, Batangas. God bless the de la Cruz family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din sa iba pa na kung saan din natin makilala. Maliban na lamang kung kayo po ay mag-comment. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, binabalik po natin lahat po ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. At babay po sa body sa atin at sa muling pagkikita. Hallelujah, amen at amen sa Panginoon.